Good day everyone! Eto na naman po tayo sa ating kusina. At alam na, kapag nasa kusina, magluluto po tayo. Ang atin pong lulutuin ngayon ay merienda. Oho, pwede po itong pang dessert. At ewan ko po kung kayo po ay pamilyar sa bagay na ito. Pero wala pa po ako nakita nitong gumawa sa YouTube. At first time lang po siguro ninyo rin na makikita ito. Eksperimento tayo ngayon. Pero kung matatandaan ninyo, nung last time na ako po ay gumawa ng turunggo, yung turon na ang palaman ay munggo, nakita ko po na napakasarap pala ang munggo gawing halaya. So ngayon pong araw, gagawa po tayo ng halayang munggo and ube combined, no? So meron po ako rito na ayan, ilang klase ng beans. By the way, meron po akong red beans, meron pong garbanzo sauce o chickpeas, at saka po ube. Ito po ay grated purple yam, Manila's choice. Kinayod na ube po yan. At yan po ang gagawin natin ngayong araw. Ano po, samahan po ninyo ako and I'm going to show you how to do this. Actually, first time po natin to gagawin. Kung ito po ay magki-click, then this will be part of ano tawag doon, yung mga handaan, magiging part po ito ng merienda or kaya ay dessert sa mga handaang Filipino. At subukan po natin. Ano po, bakit ko po ginamit itong mga ito? Well, kasi una, yan ang available. Pangalawa, na-try ko na po na gumawa nito. Ano po, gumamit na po ako ng mga beans na iyan at gusto ko po ang lasa. Kung matatandaan nyo, nung gumawa rin po ako ng butche, yun pong sesame seed ball, ang ginamit ko po ay yung red beans na yan. Kaya sa mga pag-eeksperimento natin sa kusina, nakaka-discovery po tayo ng isang bagong dish. At ito po ay gagawin natin ngayon. I hope maging success ito. Eh lang po mga ingredients na gagamitin natin. Ang yun nga pong beans, yung garbanzo sauce, yung ating purple yam, lalagyan po natin ng coconut milk, tapos isang condensed milk, tapos kung kulang pa ang kanyang tamis, gagamit po tayo ng brown sugar. But then, it will be subject to our panlasa. Kung medyo matamis na, okay na po, hindi na po natin dadagdagan. So ayan, so paano ang proseso? Simple lang. Panoorin nyo po kung paano natin gagawin. Yan, atin pong susubukang i-blender ang atin pong red beans. Lalagyan po natin ng coconut milk para po hindi po mahirap i-blender. Para hindi mahirapan yung ating blender. So, titingnan po natin kung kakayanin. Kung hindi po, lilipat tayo sa food processor. Kaya naman po pala. Yan. So, maganda. Natin kung pinong-pino. Okay, pinong-pino po. Ngayon, yun naman pong garbanzo sauce at yung half of the coconut milk ay ilalagay naman po natin. So, garbanzo sauce naman po ang atin pong i-blend. Medyo parang hirap sa garbanzo sauce. Yeah, pero more or less ay i-blend pa ho natin konti. Mas gusto natin yung pino para po pinong-pino.
Yan. Perfect. Ilalagay natin ngayon ang ating condensed milk. Lulutuin natin ito sa mahinang apoy lang. Hanggang sa makuha natin yung tamang consistency o yung kanyang tamang lapot. Simot na simot. Yan. Then, yung ating purple yam. Yung grated purple yam. Ayan, medyo frozen pa, pero okay na yan. Diyan lang natin ito to sa loob ng sa atin pong mixture. Yan, binuksan natin yung kalan. Yeah, again, huwag niyo pong kakalimutan na ilagay lang muna sa medium heat. Pagkatapos, pag medyo malapit ng maluto, saka nyo lang po ilalagay sa low. Ayan. Ayan, medyo matagal ang haluan po ito kasi ay palalaputin po natin ito. And again, medyo frozen pa yung ating ube. Pero eventually ay matutuno naman yan at magiging halaya na ube con garban sauce and red beans. Yan, mamaya po ay huhusgahan po natin at magiging tapat po ako sa inyo kung ano lasa nito. Kung hindi po uubra, sasabihin ko po sa inyo huwag nyo itong gayahin, huwag nyo nang itry dahil hindi masarap. Pero kung ito po'y magiging successful, again, gaya ng binanggit ko, this will be an additional meal sa atin pong mga hapagkainan at pwedeng-pwede po nating ipagparan niya ito sa mga kaibigan natin na hindi alam kung ano yung mixture na yan. Yan. So, yan. So, we can experiment. Pwede po kayong gumamit. Gusto niyo po, munggo, yung green mung beans o kung yung yellow, may iba't iba pong klase. Pero gaya po ng binanggit ko, na-discovery ko po nung gumawa po ako ng sesame seed ball na yung ipinalaman ko po roon ay yung pong red beans, napakasarap po ng lasa. Kaya palagay ko po, it will be good also kung ihalo natin sa taro o kaya doon sa ano tawag doon? Purple yam. Yan. Halo lang po ng halo. Pinakamaganda po yung non-stick na pan ang gagamitin ninyo para po hindi didikit. Yan. Yan, huwag niyo po palang kalimutan. Lagyan niyo ng butter. Yan. Ito po yung tutulong para huwag magdikit-dikit in case na ang ginagamit ninyo ay hindi non-stick na pan. Hindi nyo po ba alam pag gumagawa po kayo ng ube halaya, nilalagyan din po ng star margarine. Hindi po ba? Para po maging oily yung ginagawa po natin na halaya. So, ganun din po dito. Lagyan nyo po ng butter para po huwag magdikit-dikit. At may added flavor din po yung butter. Yan. Halo lang po ng halo hanggang sa totally ay kumunat na ang atin pong mixture ng ube, garbanzos at ng red beans. So ang ingredients po niya, no, yun lang po, garbanzos, red beans,
Pagkatapos po ay grated purple yam, 1 can ng condensed milk. Pagkatapos isang lata rin po ng coconut milk. Tapos again, kung kulang pa po sa inyong panlasa, pwede po kayong magdagdag ng sugar. Pero kung sa tingin nyo naman, enough na yung lasa nun para sa mga diabetic, huwag nyo na pong lagyan ng sugar. Ayan, pero para dun sa mga matatamis kumain, ayan, dagdagan nyo po. Huwag nyo na pong dadagdagan ng condensed milk kasi po lalo kayong mahihirapan sa paghahalo. Kasi matagal kumunat pag marami pong condensed milk. Ayan, so siguro mga 1 to 2 teaspoon ng sugar will be enough para sa panlasa ninyo. Ayan. Medyo matagal po ito. Matrabaho po ang magawa nito. Di po ba ang ubing halayari naman, ang nagpapatagal po roon talaga ay ang paghahalo. Hindi ko makalimutan nung araw kapag may mga handaan sa bahay at sinasabi ni Aling Denang ng aking nanay na magagawa tayo ng ube. Naku po, kanya-kanya na po kaming takas. Kasi po, alam na ang kasunod nun. Walang tigil na halo. At hanggat hindi naaangat yung talyase sa kunat, hindi po siya pumapayag. Talagang kailangan mong haluin ang haluin yon. So, yon. So, tayo naman, hindi natin masyadong kailangan pa laputin ng husto. Basta ho, yung medyo makunat-kunat na at pwede nang i-slice yung mga tipong ganun na kapag ihaain mo ay medyo hindi naman madikit na at hindi nagsasag. Okay na po yun. Yan. Pwede na po yun. Pero at this point, malayo pa yun. Medyo matagal pa. Kaya halo-halo pa more. Mapapansin nyo po na konti na lang yung pumuputok-putok. Pag medyo marami po hong liquid, mapapansin po ninyo, parang vulkan yan. Ayan, pag hinahalo ninyo, ay pumuputok-putok na parang vulkan. Ayan, gano'n, no? Nakikita nyo po. Pag yan nagsisimula pa lang, yung bago pa lang ninyong isinalang at hinahalo, sana pala na i-video ko kanina, mapapansin ninyo na marami pang mga ganyan yung pumuputok-putok. Pero pag malapit na pong maluto, babuserbahan niya yan, konti na lang. Hindi na masyado. Pag ganon, ibig sabihin, konti na lang ang liquid niya, pinapalapot na lang po natin yan. Yan, medyo makunat-kunat na po. Kanina po ay liquid na liquid, hindi po ba? Pero ngayon, yan, mapapansin ninyo, kumukunat na. Yan, so konting haluan na lang po. Pwede nyo namang hindi haluin ng haluin kung sigurado kayo na ang inyong kawali ay non-stick. Kasi makita nyo po, hindi naman siya naninikit eh. Ayan. Aalalayan nyo lang po para sa paghalo ninyo, huwag masunog. Nilagay ko po ngayon siya sa medium high. At kaya pa naman po. Pero kung masyado malakas ang kalan at napapansin ninyo na nasusunog, bawasan nyo po. Bawasan nyo po yung apoy. Ayan. Di po ba? Ganda na oh. Pero kulang pa ho. Natin pampalalaputin. Sarap po niyang palaman sa pandesal na mainit. Or again, pwede pong dessert. Pwede po kayong gumawa ng hopia na munggo o kaya ay siopaw na munggo. Pwede po itong fillings. At yun po yung original purpose niyan. Pero dinamihan ko po para po gawing dessert. Ihahain po natin ito. At sa mga handaan ay subukan po ninyo ito, lalo na kung galing sa refrigerator at medyo malamig. Nako, garantisado ho. Pag natikman to ng mga bisita nyo, tatanungin nila, uy, paano mo to ginawa? Ayan. At ngayon, sabihin mo, turo mo yung YouTube channel ko para hindi na ho sila mamroblema kasi they will just follow how to do it and yeah, pwede na po na gawin. Diba? Kulay halaya na. Ganyan naman po yung kulay ng ube, di po ba? Ang difference nito ay meron po itong garbanzos at may red beans. Hindi ko po alam kung totoo yung mga laging sinasabi na ang mga beans at ang munggo ay
nakakapagpadagdag ng uric acid at nagiging cause ng gout. E narinig ko na po yung mga doktor na eksperto. Actually, hindi naman daw po yung mga beans ang nagiging dahilan. Most of the time, yung isinasahog natin sa beans ang problema. Halimbawa, nagmunggo. E ang sahog nun ay si charon, hindi po ba, baboy, hipon. Yun ang mga nagiging cause ng gout, ng uric acid. Pero ang munggo per se ay hindi po. Kaya po safe po ito. Safe na magandang source pa ng protein yan. Yan kaya, ano, ang ganda na po mga kaibigan. Ayaw na, basta ho medyo hindi na bumabagsak na ganyan, medyo nakadikit na, pwede na po yan. So konti pa, konting halo na lang. Mamaya po ay isa-serve natin. Okay. Pero ang pinakamaganda niya, lagay niyo muna sa fridge ng mga isang oras para lumamig. Tapos punin niyo i-serve. Ayan. Ayan, mga kaibigan. Ngayon po ay makunat na at luto na ang atin pong halayang munggo, garbanzos, and ube. Ewan ko kung ano gusto nyo itawag dyan. Basta, para sa akin ay halaya yan. Ayan. So, magsasalang lang po tayo ng dahon ng saging kasi doon natin nilalagay sa dahon ng saging. Ang dahon saging po dito ay frozen. Nakakabili naman po ng dahon saging. Isan po ay $1.99 ang isang plastic ng dahon ng saging. So, may bili rin po tayo ng dahon saging dito para po sa mga ganitong klase ng okasyon. Atin na pong hahanguin ang atin pong halaya. Ayan. Tama-tama pong isang serving ito. So, ginawa po natin ito ng mga 30 minutes o 45 minutes to an hour. Ayan. So, yun po yung gaano katagal para maluto. Okay, ayan po mga kaibigan. Finish na ang atin pong halaya. Okay, gagawin nyo po, ipa-flat nyo na lang po yan dyan para medyo maganda-ganda naman ang presentation. Yung pong iba, nilalagyan pa ng butter dyan sa ibabaw para makinis, makintab. Okay, nasa sa inyo na po yan kung anong gusto nyo gawin. Yan. Papalalamigin lang po natin yan. Lalagay natin sa fridge. And then,
pwede nyo na pong iserve. Ayan. Pwede pong dalhin sa mga potluck at sa mga handaan, pwede pong pangregalo. Ayan. Para po maiba. Kasi po, di ba, namumroblema na tayo minsan. Ano ba pwede kong dalhin sa mga potluck? O ano ba pwede kong lutuin na medyo kakaiba? So, ito po. Alternative sa mga dessert na pangkaraniwang inihahanda natin sa mga handaan. Yan. Tapos na po. At yan po ang ating finished product. Yan na po ang finished product, mga kaibigan. At salamat po sa inyong panonood. At gusto ko lang ipaalala ang kondisyon ng ating puso. Habang may ginagawa o anuman ang ginagawa ay nakakaapekto ng malaki sa lasa nito. Kaya ang laging paalala, dapat po laging masaya, laging positibo ang kondisyon ng ating mga puso. Hanggang sa muli, kung ngayon lang po kayo sa channel ko, please do subscribe at pakiclick na yung notification bell. Tapos pakishare na rin po sa iba. So again, hanggang sa susunod na video, God bless everyone and thank you for watching.